nasaan na daw yung 10,000 na assistance na pinamigay ng UWA, na kung saan ang daming mga OFW na nagsumite ng mga requirements para lang makatanggap yung mga pamilya nila, lalo na sa mga victims ng Typhoon Odette. Ito ngayon ang usap-usapan kung nasaan na daw yung 10,000 na yon at ano daw yung update. Bakit almost 2 months na wala pa rin ayudang natanggap yung mga pamilya ng OFW na nagsumite ng mga documents para sa kanilang pagkakuha ng beneficiary or yung assistance ng UWA para sa kani-kanilang mga pamilya. So yun yung pag-usapan natin today at I hope huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para magkaroon din kayo ng idea at meron din kayong mga updates na matanggap sa mga bagong uploads natin. Ang update natin sa 10,000 na assistance ng UWA para sa kani-kanilang mga pamilya ng isang OFW na nasalanta ng bagyong Odette is wala pa rin natanggap from our barangay at lalong-lalo na sa Dalagit Cebu. So yung Dalagit Cebu, wala pang nakakatanggap kung meron ba talaga. So dalawa lang naman yung magiging dahilan kung bakit ginagawa yun ng isang leader umano ng UWA para magsumiti ng mga documents. Unang-una, ginagawa nilang pagpanghingi ng mga documents ng mga OFW at yung pamilya ng OFW na nasa Pilipinas, sila yung nagpasa ng mga documents na yun. Unang dahilan kung bakit sila nanghihingi ng mga documents ng OFW tulad ng passport at saka visa. Unang-una is pwede nila itong gamitin para makakuha sila ng pera sa UWA office tapos hindi nila ito i-distribute sa mga kani-kanilang pamilya na nagsumiti ng mga documents para sa UWA assistant na kung saan 10,000 ang ipamimigay nito kapag mayroon kang kapamilyang OFW sa ibang bansa. Pangalawang dahilan is yung mga details or detalye ng ating passport or yung visa is pwede na itong gamitin sa kasamaan at masisira pa yung kabuhayan or buhay ng isang OFW kapag ito ay ginagamit sa masamang gawain. Kaya ingatan natin yung mga number ng ating passport, yung iba't ibang mga detalye na pwedeng ma-open ng mga hacker lahat ng mga detalye natin na personal at kailangan hindi ito ipapakita sa iba't ibang mga tao. So yun yung dahilan na nasa isip ngayon ng mga OFW kung bakit 2 months na hindi pa rin nakakatanggap ng mga tulong yung mga pamilya nila sa galing sa UWA. So, hihintayin natin at sana pag napanood nila yung video na ito, mag-comment sila kung ano yung update sa 10,000 assistance natin. So yun lang mga ka-explore, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel, i-click all the bell po tayo sa notification para updated kayo sa lahat ng mga update na nagagawin natin sa ating YouTube channel.